Welcome to Edgar Galio's Life in Japan. Guys, mga kaibigan, isang magandang pagpalang araw sa ating lahat. At tayo ngayon ay naglagay tayo ng balag o kaya igapangan ng sitaw natin. So, kayo ba? Paano kayo maglagay ng balag sa tanim nyong sitaw? So, ako may recommend sa inyo kung ano yung style ng paggawa ng balag. Kung bakit ito ang nirekomenda ko na mas mainam yung ganito yung style. Kasi yung iba, kasi dito kasi sa Japan wala namang, hindi katulad sa atin na may mga ano ng kawayan. So dito kasi sa Japan siyempre wala, kasi city man ito, malapit tayo sa city, walang kawayanan dito. So ang recommend ko ay itong ganitong style. Pero ito binili natin lahat itong materials natin. So kahit itong kawayan na ito ay binili din natin. So ang isa nito ay nagkakahalaga ng almost 100 yen. So that is mga 40 pesos. Sa piso ang isang piraso nito. So ang ito naman ay nagkakahalaga ng, ito kasi iba yung style. Ito. So ito naman ay 200 yen. Ang isang piraso lang. So nagkakahalaga naman sa piso ng mga, kung ang palitan ay 40, 80 pesos ang isang piraso lang ito. So napaka expensive dito magtanim sa Japan dahil bibilhin mo lahat. So mayroon ding mura, ito huli ko na kasing nakita, ito ay sa 100 yen shop. Ito ay 100 yen plus tax, so 110 yen. So sa piso naman ito is mga 40 pesos mahigit, o hanggang 45 pesos ang isang piraso lang. Yan. So, bakit ito ang nire-recommend ko na style ng paglagay ng balag natin? Una, depende sa lokasyon natin. So, kasi kung minsan, siyempre may mga area tayo na dinadaanan ng hangin, mahangin yung area. So, ito ay maganda na ganito yung style natin sa paglagay ng balag. Kasi, una, kahit yung hangin ay papunta dito, ay ito ay hindi niya basta-basta matutumba. Kasi nakaganon siya, oh. Yan. So mayroon din sa gitna, hindi niya basta-basta ito matutumba. So mas maganda pag ganito yung style natin sa ano, sa paglagay natin ng balag. So ipuposti lang natin ito ng ganyan, tapos dito ano, tatalian natin. Tatalian natin ng ganyan, yan. Tapos dito muna natin tatalian sa ilalim. Yan. Dito mga kaibigan, kahit tali, binibili natin, yan o. Ito, 100 yen is 40 pesos din ito. Yan. Binibili natin ito. So, lahat ito binili natin, walang libre dito. So, bakit? Kung minsan,
dito sa Japan, nagtataka kami bakit ang mahal-mahal ng mga gulay ng mga bilihin dahil nga sa napaka-expensive pagka nagtanim ka. So kaya lahat na bilihin dito, mga gulay, talagang grabe ang mahal dito. So kaya ito ang tanim natin ay malaki na rin ang naging kapital ko dito. Kasi binili ko lahat yung pangtanim natin, binili. Lahat ito binili natin. So malaki-laki na rin yung naging kapital natin dito. Yan mga kaibigan, no? Ito hindi mo na ano kasi may alam ko ito na ano na maliit yan sa loob. Kasi medyo maikli yung taling natin nabili kaya dinudugtong ko. Tapos, pag natali na natin dito, itatali naman natin dito. Yan. Yan. Para matibay yung ano niya, pagkatayo. Sa atin kasi mga kaibigan yung kawayan libre lang kasi kung may mga tanim tayo sa ano sa bukit natin nakakakuha tayo ng libre, so minus expenses sa ano natin pag sa Pilipinas. So ito ang pinakamainam mga kaibigan na ano na style ng paglagay ng bala kasi talagang may laban siya kahit daanan siya ng hangin may panlaban siya. Pwede rin guys yung tie wrap yung bilhin natin. Yan o. Tapos isang ganun lang. Yan, matibay din. Yan. Yan. Ibubulsa na natin. Sobra ng lakas ng paghila natin. So, pinakamadali itong gawin mga kaibigan.
ito na mga kaibigan, tapos na yung paglalagay natin ng balat at makita po natin talagang matibay yung pag-ano natin kahit hugain natin. Yeah. So kahit malakas ang hangin, hindi siya matutumba. So ito ay, kasi balanse siya, yung parang kung sa tao may dalawang paa siya, kaya nakaka-ano siya. Yan. At kailangan yung distansya natin, may ano tayo sa gitna, may madadaanan tayo. Diba, pag namitas tayo ng bunga, so maluwag yung pagkilos natin. So, ito mga kaibigan, tingnan nyo. At mag-antay na lang tayo kung sa pagbunga nito mag-harvest tayo. Diba, vlog natin ulit. So, ito na mga kaibigan, yung mga tanim natin. Tapos yung kamatis natin, nilagyan din natin ng ganito. Kasi yung kamatis, mga kaibigan, na tumataas din yan. So, kailangan nila yung maanuhan din kasi matutumba din sila pagka mataas na. Yan. Yan, kahit ugain natin. Talaga matibay siya. Kasi kung hindi matibay, makikita mo doon lang, umuuga na yan lahat. Yan, so, ito lang mga kaibigan, ito yung recommend ko kung paano kayo maglagay ng balag. So hindi naman ibig sabihin na yung ginagawa ninyo na paglalagay ng balag ay mali. Hindi ho yun ibig kong sabihin. Kasi may kanya-kanya tayong style kung paano natin lagyan ng balag yung tanim natin, lalo sa sitaw. So yung mga gumagapang na mga pananim natin. So kanya-kanyang style lang. So maraming salamat mga kaibigan sa panonood ninyo ng video natin at sa susunod na video i-update ko lang po. Bye-bye. God bless.